ating melasma, hindi ko na alam at hindi na rin alam ng mga viewers at charot ng mga viewers. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Jenny Lynn. And if you're new on my channel, please subscribe if you haven't yet and give me a thumbs up. If you like this video and you can hit the bell button below so you'll be notified every time I have an upload a video. So in this video guys, ano lang, update lang sa melasma. O ano na nga ba nangyari sa melasma? Ano nga ba nangyari sa melasma? O mga besh, nako, magkakaroon tayo ng update. At saka, sasagutin ko yung, ano, may nag-comment kasi doon. Yung comment niya is, saan daw ilalagay ang BL? Siyempre, yung BL cream, saan daw ilalagay? And meron pang isa, sabi, kailan ba daw dapat maglagay ng BL cream? So, ayun, sasagutin natin. Dalawa lang naman ang tanong, mga besh. Kaya, ayun, hindi na akong paligoy-ligoy pa. And, let's get into the video. Charot. Na-update sa ating melasma. Kasi, ano na, 1 year ago na, hindi na ako nakapag-update sa aking melasma. Hindi ko na alam. At hindi na rin alam ng mga viewers. At charot ng mga viewers. Kung ano na, ang nangyari sa melasma ng lola nyo. So, yung melasma ko, but before that, kailangan ko munang i-share sa inyo kung bakit ako merong melasma. And yung melasma ko naman ay, or yung uneven skin color dito sa aking peslock, ay kung ano yung pinagmulan niya, ay ikikwento ko sa inyo. Kasi hindi ko yata nabanggit before sa aking video about melasma kung bakit ako nagkaroon ng melasma. So ngayon, ikikwento ko para humabang video. Charot. Para malaman nyo kung saan nga ba nagmumula ang mga melasma. Marami kasi pinagmumula ng melasma. Unang-una, sign of aging. Hindi lang babae ang nagkakaroon ng melasma. Pati na rin ang mga lalaki nagtumutubo o nagkakaroon ng isang tao kapag ang edad niya ay 40 plus na siguro. 40 plus. Yun yung kumbaga signs of aging kasi melasma ay maraming pinagmumula kung bakit ka nagkakaroon isang tao niyan. Meron namang before pa bata pa lang siya ay meron na siyang melasma kasi siguro sobrang ginagamit sa mukha. Kaya nagkakaroon ng melasma. Yung sa akin kasi before ano siya tawag dito, yun nga nagprito ang lola niyo. Nagprito ang lola niyo ng tilapia. May kwento ako doon na kapag nagbibrito ka tapos nagtatalsikan eh alam niyo na parang ewan kumain daw ng tae. Kumain daw ng tae nung bata pa. Pero kasi ako kahit itlog nagtitalsikan pa rin. Ewan ko ba. So anyway, dumako tayo kung bakit nagkakaroon ng melasma. Una-una nga sa signs of aging kasi habang natanda tayo, ang balat natin ay nawawala na siya ng collagen. Kaya dapat tayo mag-take ng mga collagen. Marami naman tayong option na mga meron siyang collagen. Katulad ng mga vitamins dyan o mga glutathione, may mga collagen yung mga ganyan. And pangalawa, kung bakit nagkakaroon ng melasma, ay yun nga, yung sa paggamit ng mga beauty products, lalong-lalo na sa inyong face, ay talagang nagkakaroon doon ng mga melasma. Lalo-lalo na kagagamit nyo ng product, tapos magpapaaraw kayo. Kaya dapat, kapag kayo ay gumagamit mga beauty products, lalo-lalo sa inyong mukha, dapat hindi kayo na-expose sa sun o hindi kayo na-direct sa sun. Kung lalabas man kayo ng bahay, dapat magkaroon kayo ng payong. Or, under the shade lang kayo. O kaya dalhin yung bubong ng bahay nyo. Charot. So, anyway, ang pangatlo natin pinagmumula ng melasma, meron talagang, ano, yung mga mistisa, meron talaga silang mga dark spot sa mukha. Hindi lang sa mukha, pati yata sa katawan, meron din sila, yung mga mistisa. Kung may napanood pa ako sa, tawag dito, sa YouTube na ang melasma din daw nagmumula kapag ang isang tao ay stress sa buhay.
So, yung mga stress doon. Iwas-iwas naman pa yung stress kung ayaw yung magkaroon ng melasma. So, anyway, dumako na tayo sa aking melasma. Alam niyo ba, ang melasma ko ay hindi naman siya, kumbaga, hindi naman siya kalakihan. Maliit lang siya, kumbaga, light lang siya. And, yung melasma ko ay nagmula sa, ano yung nga, tilangsip ng mantika. Tapos, tumalasik dito, yun, nagkaroon ng mga scars. Tapos, brown. Alam niyo na, manipis ang balat natin dito sa face. Yung natalsika ng mantika, nagkaroon siya ng scars, tapos yung scars, tawag dito yung brown, tapos yun nga, ginamitan ko siya ng mahiwagang BL. So, ito lang yung ginagamit ko na pangalis sa melasma. Kung mapapanood nyo yung aking video, lalagay ko dyan sa aking, ano, sa taas. Ito lang ginagamit ko. So, sasagutin na natin yung isang tanong, dalawa lang naman yung tanong eh. Yung isa, kung kailan ba daw dapat maglalagay ng melasma? Ay, ng melasma. Kung kailan ba daw ba dapat maglagay ng BL cream sa melasma? Of course, maglalagay kayo nito tuwing matutulog kayo para, kasi, para hindi naman awkward, may BL cream kayo sa mukha habang nagtatrabaho kayo. So, mas maganda, ilagay nyo sa gabi. At syempre, dapat linisin nyo muna yung mukha nyo. Kumbaga, nakapag-skincare routine na kayo sa gabi. Tsaka nyo siya i-apply dito kung saan parte ang may melasma. Baka naman lagyan nyo ng BL cream ang seko nyo, ay wala naman yung melasma. So, pwede din kasi pampaputi naman yun. Siyempre, ang target natin ay yung melasma sa ating face. Kaya doon natin siya lalagyan. Hindi nyo, no need nyo lagyan ang buong mukha nyo ng BL cream. Kasi, konti lang ang isang ganitong BL cream. At syaka, kung saan yung apektadong area ng inyong balat o ng skin nyo sa mukha, ay doon nyo lang siya dapat lalagyan. Huwag nyo siyang ilalagay kung saan-saan or ikalat sa buong mukha, kundi doon lang sa may melasma. Isa pang tanong, yun nga sabi kung kailan daw dapat maglalagay. Siyempre, yun nga sa gabi. Tapos kung saan, yun, siyempre kung saan yung apektadong skin nyo, dapat doon nyo lang siya nilalagyan. Gamit ko na nito ay siyempre, na ano siya, nagli-lessen na siya kasi, hindi naman siya, ano, masyadong obvious. Flash on yan mga best. Huwag, hindi yan melasma. Yung melasma ko dito ay dito banda. Tapos meron pa dito. So, nilalagyan ko sa alternate na lang kasi medyo naalis naman na siya. Kumbaga nalelesin na. So, tuloy-tuloy lang. Pero, naka-indicate kasi dito na use it, too much usage of BL cream ay hindi maganda. So, lahat naman siguro ng bagay kapag sumusobra ay hindi maganda. Nakakasakit. Charot. So, anyway, yun nga. Ang paggamit nito, syempre, kapag wala na kayong melasma, alangan maglagay pa kayo, mga besh. Syempre, pag wala na. Pag wala na, igil nyo na. Hindi na kayo bibili. Cream nga pala ay mabibili sa mga drugstore. Huwag kayong bibili sa mga tabi-tabi dyan. Kasi, imbis na mawala ang melasma nyo, lalo yung lalaki na kasi laki ng mapa ng Pilipinas. Kaya dapat doon kayo bumili sa mga designated. Aba? Doon sa mga legit. Katulad ng Mercury, South Drug, yung mga Mercury drugs, yung mga bilihan ng mga, basta yun na yun. Basta mga bilihan, alam nyo na yun. Mga bumibili ng beauty products na legit, doon kayo dapat bumili. At huwag kayo bumili sa katulad ng mumurahin. Mumurahin nga, hindi naman maalis o useless. So, mas maganda bumili ng medyo pricey at least maaalis yung gusto niyo. BL cream na ito ay marami din siyang usage. Hindi lang dark spot, scars from pimples, naalis din niya. Mga dark spot or uneven color sa inyong skin, naalis niya rin ito. At saka, lalong-lalo yung mga kati-kati, naalis talaga ng BL na rin itong gamitin. Yung mga siko-siko dyan, yung mga anak-anak nyo, mga tubod nyo, pwede nyo siyang gamitin. Basta. Kasi may nag-comment din sa akin na, ano, gamot daw niya sa kati-kati. Oo nga, mabisa din ito sa mga kati-kati. Kapag mga had-had, mga yung makati. Kasi minsan, may makati dito sa parte nating katawan. Pero pag nilagyan nyo siya ng BL,
nawawala siya. So, ayun lang ang aking update sa aking melasma. And so far, so good. Charot. So far, so good. So, yun lang guys. Thank you so much for watching my video. And hope to see you on my next one. Bye! In my own reality, throwing everything that bites me, even my knee. I wanna sit back and say